Alam niyo po ba at narinig niyo na po ba yung tatlong uri ng pagbibigay? Ang una po yung tinatawag na giving out of duty. Yung para kaya natin ginagawa yung pagbibigay simply because kailangan eh, obligado po tayo. Merong tinatawag na pagbibigay ng tax sa ating mga gobyerno. Required po ito ng ating batas na kung ikaw po'y kumikita, kailangan magbigay ng bahagi ng iyong kinikita para sa pagpapatakbo ng gobyerno. Kung minsan din po, out of obligation, every month, kailangan natin magpadala remittance sa ating mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Sa madalas ay obligado po tayo na tabihan o magsubi ng kaunting halaga para po maipadala naman natin sa mga mahal natin sa buhay. Buwan-buwan to at hindi ito napapatid. Obligado po natin itong gawin. Kuminsan din po, out of duty tayong nagbibigay dahil po ito po yung expected sa atin. Halimbawa, for example, natukahan po tayo sa BS na magdala ng potluck. Obligado po tayong magbigay ng share. Kung meron po tayong tinatawag na mga hati-hatian, merong out of duty na pagbibigay ka nga. Ay, kalawang uri po ng pagbibigay ay yung pong pagbibigay with strings attached. Medyo masama po ito. Kasi sa pagbibigay po nito, una, kaya ka nagbibigay. For example, nagbigay ka ng ulam sa kapitbahay mo kasi in-expect mo, susunod, susuklian niya rin ng masarap na ulam yung binibigay mo. Baga, sa pagbibigay mo po ng tulong sa kapwa mo, umaasa ka na, kailangan may balikwas yan, may balik yan. Kung minsan, nagbibigay din po tayo with strings attached because yun ang gagamitin nating panumbat. Pag halimbawa, dumating yung araw na nagkaaway kayo, sasabihin mo sa kanya, yung mga binigay kong tulong sa iyo. No? Ginagamit po natin yun na leverage para po maliitin o kung minsan ipakita na mas mataas tayo sa kapwa natin. Yung tinatawag na pagbibigay ng with strings attached para gamitin sa panunumbat. At kung minsan, sa pagtatrabaho, nagsisikap tayo, gumagawa tayo ng mabuti para makatanggap tayo ng recognition, masabing, mababait yan, mga giver yan, no? Numahanap tayo ng tinatawag na reward. Pero ang ikatlo at pinakamagandang uri ng pagbibigay ay example mismo ay ang Diyos. Yung pagbibigay niya po because of love. Sabi nga po sa John 3:16, for God so loved the world that He gave. Ang kaisa-isang verse sa Bible na magpapakita na related pala ang pag-ibig sa pagbibigay ay pinakita mismo ng Diyos Ama na sa kanyang labis na pag-ibig sa sangkatauhan, nagbigay siya ng tatlong klase ng best. Best kasi binigay niya yung kanyang bugtong na anak. Binigay niya yung pinakamalapit sa puso niya, pinaka-the best na pwedeng ibigay sa sangkatauhan. Hindi isang panibagong paraisong Eden, hindi binigay ang isang panibagong immortal na buhay, kundi binigay niya yung kanyang bugtong na anak. Binigay niya yung the best na pwedeng ipagkaloob. Binigay niya yung best kasi inisip niya yung pinaka magiging magandang bunga nito sa tao. Ang pinaka magandang bunga nito ay yung kaligtasan ng sangkatauhan. At binigay niya yung best kasi he has the best intention na ito ay yung makakabuti sa lahat ng tao. Sa araw na ito, gusto ko pong i-encourage ang bawat isa na you can give without loving, but you cannot love without giving. Ulitin ko po, pwede ka magbigay na hindi mo mahal yung binibigyan mo. Mayroon kang mga motibo or obligado ka. Pero hindi ka pwedeng magmahal na hindi ka nagbibigay. Kaya tanungin po natin ang ating mga sarili sa araw na ito, sa ating pong buhay pinansyal, lalong-lalo na sa patungkol sa pagbibigay ng ating ikapu at pagbibigay ng ating mga kaloob, ito po ba ay nagmumula sa pag-ibig? Ito po ba ay pagbibigay na dahil mahal natin ang Diyos? Ito po ba ay ginagawa natin ng the best? Ibinibigay natin yung pinakamainam? Ibinibigay ba natin yung mga lukot-lukot na mga paper bills? Ibinibigay ba natin yung mga tira na lang? O binibigay natin yung the best? Sa araw pong ito, maging hamon at paalala po sa atin na sa ating pagbibigay ng ating ikapu at ng ating kaloob, ibigay po natin ng may pag-ibig sa Diyos. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos, salamat po sa buhay ng bawat isa.
At sa araw na ito, isa na naman pong larangan ng pagbibigay ang aming pong gagawin, which is yung pagbibigay ng aming financial, ikapu at kaloob, Panginoon, para po sa iyo, O Diyos. Nawa po, mahanap po namin sa aming mga puso na ang ibibigay po namin ay out of love. Hindi po dahil obligado kami. Hindi po dahil merong po kaming motibo, kundi dahil mahal po namin kayo, aming Diyos, na unang nagmahal sa amin. Inyo pong pagpalain ang mga handog na ito. Lord, maging mabangong samyo sa inyong harapan. Makita mo po na ito'y ginagawa namin dahil mahal po namin kayo at ito po ay ang aming pagsamba sa iyo. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Maraming salamat po.